mga nakalipas na taon, ginagamit ang relasyong pangmilitar sa pagitan ng dalawang bansa na dahilan para di umanong maging proteksyon ng Pilipinas laban sa umiiting na girian, lalo na sa West Philippine Sea. Pero totoo bang may ganansyang nakukuha ang Pilipinas dito? Ano ba ang say ng mga ordinaryong mamamayan tungkol dito? Sa ilalim ng Marcos Jr. Administration, muling pinaigting ang military relations ng Pilipinas at Estados Unidos. Kitang-kita yan sa sunod-sunod na mga meetings ng Pilipinas at Estados Unidos sa nakalipas na taon. Ang resulta, halos naging base na ng US ang Pilipinas dahil sa mga bagong agreed sites para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Nagdahilan silang para sa modernization daw ito ng militar ng Pilipinas. Pero ang totoo, sa loob ng 75 taon na pakikipagrelasyon sa US, hindi naging moderno ang militar ng bansa. Libre ang pananatili ng US sa mga EDCA locations. Hindi rin pwedeng makialam ang gobyerno kung paano nila ito patatakbuhin. Bukod pa dyan, ilan sa mga bagong EDCA sites ay inilapit sa Taiwan. Nakagirian din ngayon ng China. Para daw ito sa humanitarian assistance and disaster relief. Pero ang mga base militar ay nandoon sa mga probinsya na malapit sa Taiwan at hindi doon sa iba pang mga probinsya, rehiyon na disaster prone din. Dagdag ni Sister Minnie ng Franciscan Apostolic Sisters Community, nagiging mapanganib ang mga lokasyon ng EDCA dahil pwede itong maging target ng mga atake. Bukod sa laman nito, ang kagamitang pandigma ng US. Nandyan din yung takot namin. Paano nga ba kapag magkaroon ng gyera? Kung dito sa atin, dito sa Cagayan, dito sa Santa Ana, isa yung EDCA site nila dito. Pangalawa ay yung airport sa Lalo. So, ano ba yung magiging impact or epekto nito kung sakasakaling may gyera nga na magaganap between China and Taiwan? At itong si US naman ay tutulong. Kung mangyayari iyan, yun yung napakalaking worry on our part. Hindi kaya ang unang bobombahin, ang unang titirahin, ay kung saan yung logistic, kung saan kumukuha ng lakas, yung kabilang tropa. Kaya naman, paulit-ulit ang naging pagquestion sa EDCA dahil imbes na mapigilan ng China, tila raw mas mapanganib pang tumaas ang tensyon sa Indo-Pacific region. Ayon sa mga kritiko, tila may pansariling interes ang pamilya Marcos sa pagpapabuti ng relasyon sa pagitan ng US at Pilipinas, lalo na pagdating sa mga kaso nila sa Amerika. Para naman sa US, malinaw na wala itong interes para sa human rights protection, wala itong interes na respetuhin ang soberenya, patrimonya ng Pilipinas. Ang US ay nasa Pilipinas hindi para protektahan ang Pilipinas, kundi para isulong ang kanyang interes sa Asia. Para sa mga nakatira malapit sa mga EDCA sites, puno ng pag-aalinlangan ang kanilang kinabukasan sa pagtatayo ng pasilidad ng US troops sa lugar nila. Dagdag ni Sister Minnie, walang naging konsultasyon man lang sa mga komunidad. Sa akin siguro mas pa yung ano ba yung purpose? Bakit nga ba bakit nandito sila? Kasi hindi kami inform kung bakit may ganyan or walang consultation ganyan. Para naman sana hindi kami yung nabibigla sana na bakit kaya ganon. Kaya naman, ayon sa bayan, kailangang igiit ng mga Pilipino sa pamahalaan ang kahalagahan ng pagtatanggol ng teritoryo, soberanya at kalayaan ng bansa. Tama-sama po nating singilin si Bongbong Marcos ang kanyang pamahalaan para sa kanyang pagkatuta sa American government. Tama-sama nating isigaw sa SONA na si Bongbong Marcos, dahil tuta ng Amerika, sinusugal ang seguridad, kabuhayan, kalikasan, kapakanan ng sambayan ng Pilipino para lang sa dagdag ng suporta ng Amerika sa kanyang pamahalaan. Ito si Jack Alcaraz ng Kodo Productions kasama ng Bulatlat at College Editors Guild of the Philippines, nag-uulat para sa Alam.